Hold up. Hey, well, my niggas who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. Hey. What's up again, guys? This is our third video. Pag-uusapan po natin ulit ang aquatics activities. So ngayon, guys, we gonna talk or we gonna perform the fundamentals in swimming. So first, we're gonna talk about bubbling. So ang bubbling naman isa sa mga technique na ginagamit sa swimmer upang sila huminga ng maayos dun sa pool. So guys, if you are beginners, always remember na kapag kaya magpunta sa pool, ang tubig ay lapat ng chest level nila. So tara, gawin natin po. We are going to perform in bubbling. So let us try to do this in 20 repetitions. So let's do it. Going to perform a jellyfish float. So paano bang gawin ang jellyfish float? So una, ang kailangan mo lang gawin is just relax your muscles upang mabilis kang ma-float ito sa pool. And the second is importante ba ang jellyfish float? So the jellyfish float is an important tool for us to be safe if ever kung ma-feel natin na malunod ang tayo. So guys, we are going to perform. So tingnan natin lang, guys. This is the third fundamental we are going to perform, which is push and glide. So paano man gawin ang push and glide? So first is sa right legs mo ay kailangan nakasandal sa gilid ng pool. And then the second is hands up yung dalawang mong kamay. Ano bang silbi niyan? So ang silbi ng dalawang mong kamay is sensor upang hindi ka mabunggo doon sa gilid ng pool. So, tara, gawin natin, guys. So now, guys, ay gawin natin ang apat na fundamentals, which is flutter kick. So if ever, guys, wala kayong pinatawag na floating object, kailangan mo lang gawin ay dito lang sa kita. So guys, gawin na natin, guys. So now, guys, this is the last fundamentals we are going to perform. So, which is catch up and drill. So, ang catch up and drill naman ay kailangan mong execute ng maayos from your both of your hands down to your feet. So like for example, ang kailangan mong swim ng kamay mo ay kailangan din pantay, and then your breathing kailangan din timing, and then pag-kick ng paa mo ay kailangan din tama, para small pero mabilis. So ngayon, guys, gawin natin, guys, ipapakita ko sa inyo kung paano. So now, guys, last thing that I am going to perform is the 25 meter dash. So tara, guys, gawin po natin yan. So tara, let's go!